Welcome back to my channel. So for today's video, pag-usapan natin si Mabilis Cash. So bibigyan natin to ng first impression, guys. Shout out kay Clarissa Nagal. Ate, pakigawan po ng review si Mabilis Cash. Parang legit po siya at walang hidden charges. Nung sinili po sa SEC, guys, registrado siya. But like I always say here, registered does not always mean na perfect siya para sa inyo. So kung kayo'y nagbabalak pa lang na i-download to si Mabilis Cash, then panoorin nyo na lang yung muna yung video na to. Ate Red here. So, I make reviews of online loan platforms and buy now, pay later platforms. So, for today's video naman ito, si Mabilis Cash. So, talaga bang maganda, legit, si Mabilis Cash? So, kung nagbabalak pa lang kayo, better safe than sorry, panood ninyo na yung video na to, guys. Para alam nyo what to expect. So, sinilip ko si SEC, guys. At buti naman kasi itong si Mabilis Cash is registrado sa Securities and Exchange Commission. Well, it doesn't always mean na bagay siya para sa inyo. Doon pa naman sa Google Play Store, guys, alam mo, yung sabi niya, pwede ka raw mag-loan ng up to 10,000 pesos and ultra low daw yung interest niya. So, totoo ba? Yung first time mo, so lalabas yung first page niya kung saan ipapa. Alam niyo sa inyo na hihingi po siya ng iba't ibang permission tulad sa camera mo, sa location, sa contacts, tapos sa SMS. Tapos ano na rin sa first page na yun, makikita mo kung ano yung mga IDs na tinatanggap niya. Tulad ng UMID, driver's license, SSS, ID, TIN, postal, passport, PRC, voter's ID, tsaka national ID. So ikiklik mo yung next if payag ka, nabigyan mo siya ng permission sa mga ganon. Hihingi siya ng permission sa location mo. Pagkatapos mo siyang bigyan ng permission na yan, yung next niyang hihingi is kung payag ka ba na magsisend siya ng notifications. Pagkatapos, kung payag ka ba na i-access niya yung contacts mo at kung payag ka ba na magsisend tapos mag-view siya ng message. Bakit kailangan may view, ano? So, binigyan mo siya ng lahat ng permission na yan. Mapupunta ka na sa actual application process. So, magsisimula ka sa pagbibigay ng phone number mo kay Mabilis Cash. Padadalhan ka niya ng OTP. Pagkatapos mo ilagay yung OTP, then doon magkiklik ka na ng next. Hihingin niya na yung personal information mo. So, yung first name, your middle name, gender, date of birth, educational level, marital status, purpose of the loan, email address, residence address, detailed address, length of residence. Saka sa baba, meron po siyang mga optional na information na hihingin. Pero kung ako lang, guys, yung masusunod, kapag sinabing optional, hindi ko na yun bibigay. So, nasa inyo na yun kung ibibigay nyo yan o hindi. And then, just click next if you're ready to go to the next page. Magla-liveliness test siya. Pero before ka magla-liveliness test, doon naman hihingin niya yung access sa camera mo. So, pag binigyan mo siya ng permission, so kailangan i-fit mo doon yung mukha mo doon sa liveliness test. Tapos mag-shake your head, blink your eyes, open your mouth, yung mga ganon. So, automatic niyang kukunin yung picture mo. So, pagpasado ka, then mapupunta ka na doon sa next. Yung next naman ay hihingin niya yung mga contact information. So, ito si Mabilis Cash, guys. Tatlo po yung contacts na hihingin niya sa'yo. At hindi ka pwede maglagay-lagay ng kung ano-anong pangalan lang o ano-anong phone number. Kasi, pag kinlik mo yung pangalan, for example, ni contact number 1, then bubukas po yung phone book mo. Kaya pipiliin mo dun sa contacts mo kung sino yung ilalagay mo dun sa Mabilis Cash. So, contact 1, contact 2, contact 3. Indicate mo kung ano yung relationship mo sa kanila. Kung spouse, friend. Alam nyo, guys, napaka-familiar ng process ni Mabilis Cash. Ha? Naalala ko tuloy yung isang loan app na dati na nating binigyan ng first impression dito. Tapos mo ibigay yung contacts mo, kung saan kukunin niya naman yung work information mo naman. So, dun sa work information, hihingin niya kung kailangan magsasweldo, saan ka nagtatrabaho, ano trabaho mo, magkano yung sweldo mo, yung mga loans mo, magkano yung total mong mga loans. Tapos, meron din siya mga optional information sa baba. Nasa inyo na kung ibibigay mo yung optional information. Kung ako lang masusunod, hindi ko ibibigay pag optional. Pagkatapos nun, guys, magkiklik ka lang ng next. Ayun, kukunin niya na yung picture ng ID mo. Na-mention na natin kanina kung ano yung mga IDs yung tinatanggap ni Mabilis Cash. And regardless kung ano man yung ID yung gagamitin mo, ibibigay mo yung ID number mo. Tapos, yung picture ng front saka back. Kaya importante po, guys, na nag-aaralan muna natin na mabuti bago tayo magbigay ng information natin dito sa mga app na to. Pagkatapos mong ibigay yung ID, yun, lalabas yung tumatakbo-takbong tao, guys. So, 3 minutes, Mabilis Cash is calculating your credit limit. In other words, under review yung application mo. So,
Hintayin mo lang guys na matapos yung timer or mapagod yung tumatakbong tao na yan. And unfortunately, in my case, siguro alam niya na nagre-review ako ng app kaya di niya ako pinapasa. Sabi niya, review daw. Failed. So, hindi ako pinapasa ni Mabilis Cash. Alam niya na sisilipin ko yung mga interest at yung mga processing fees niya. Kaya yun, sabi niya, review failed. We are sorry that your loan application cannot be approved at this time. So babasa, sabihin pa naman niya, ultra low interest fee. So, I didn't get the chance to really see kung napaka mababa ba talaga ng interest ng rates niya. So, itong si Mabilis Cash, mabilis din mag-reject. So, kung pumunta ka naman dun guys sa Google Play Store, makikita mo naman dun yung kung ano yung sinasabi ng mga tao about Mabilis Cash para at least may heads up ka. After I give my information, they give me only 300 credit limit. So, imagine, may iba yung nagsasabi na kahit na malaki daw yung sweldo, pero yung credit limit is 300 lang. Imagine, parang joke, ano? So, common sa mga sinasabi ng mga nagbigay ng one star dito, yung parang galit na galit dito kay Mabilis Cash is that, ang bilis niya daw mag-reject. Eh yun, ni-reject rin nga ako eh. So, parang, pag ganun kasi, it feels like, wala, parang kinuha lang yung information mo. At yung isa kong gusto kong sabihin about Mabilis Cash, at hindi lang ako yung nakapansin nito. Actually, dalawa yung nakapansin nito. Ito, sabi ni Menchi Marcelo, maganda siya, pero para siyang si Peso agad. So, kung para siyang si Peso agad, mababa nga yung interest niya. Tapos dun sa video ko about Peso agad, may nag-comment dun sa baba, shoutout dun sa kay Grow With Me, ha. Sabi niya na si Mabilis Cash na daw siya ngayon. Yung nakita ko yung tao na patakbo-takbo kanina, well, under review yung aking application, doon naalala ko rin si Peso agad. So, si Peso agad natanggal na sa Google Play Store. At ngayon, ito naman si Mabilis Cash na mabilis din mag-reject. Kapag ganun yung app, it makes me feel like parang kinukuha lang yung personal information mo. This is the reason kung bakit sinasabi ko palagi sa inyo na bago kayo mapadownload ng kung ano-ano mang app dyan, mas mabuti na alamin nyo muna kung ano yung mga expectation or kuha muna kayo ng mga heads up, basahin nyo yung mga reviews dun sa Google Play Store. At saka, tulad nito, subscribe kayo sa channel kasi sinisilip ko yung mga loan apps na to. Para meron kayong heads up kung dapat nyo ba itong subukan o hindi. So, I've shown you the things na kailangan mong malaman about Mabilis Cash. Nasa inyo pa rin kung i-download nyo siya o hindi. Decision nyo naman yan eh. Hindi ko naman siya pinopromote at hindi ko rin kayo ini-encourage na umutang. So, yung sa akin lang, binibigyan ko lang kayo ng right expectations. So, if you wanna see other videos like this, subscribe to my channel para hindi kayo mahuli. And I'll see you on my next vlog. Bye!